Mga tangay, ang oras 3 minuto makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Nico Mendoza Tan. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Miyerkules, March 8, 2023. At narito na ang mga pangunahing balita ngayong umaga. Westcom, iimbitahin ang ng sangguniang panalawigan para magbigay ng update sa nangyari sa West Philippine Sea. Headlines. City Disaster Risk Reduction Management Office, pinaunahan ang earthquake drill orientation. Headlines. Philippine Coast Guard, wala pa rin matukoy na crash site hanggang ngayon sa bumagsak na Yellow Bee Chopper. Headlines. Posibleng pag-abot ng oil spill sa karagatan ng Palawan, pinaghahandaan na ng PDRMO. Headlines. Sa ating police report, ranked number 3 most wanted sa provincial level dahil sa kasong murder, arestado sa Rojas, Palawan. Headlines. Sa ating balitang showbiz, Chris Lawrence, spotted sa Brooks Point. Headlines. At para sa ating balitang good vibes, lugar sa Barangay Bangkaw-Bangkaw na binansagang magical places most shared ngayon online. Headlines. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Tagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ako kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus malungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Sa detalye ng ating balita, Westcom, iimbitahin ang sangguniang panalawigan para magbigay ng update sa nangyayari sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR.
Piniling ni Board Member Juan Anton Alvarez na maimbita ang Western Command para mabigyan sila sa Sangguniang Panlawigan ng update sa nangyayari sa West Philippine Sea kay bahagi ng Tribilisi ng Bukal kahapon. Dahil pa rin ito sa nangyayari na mas paglapit pa ng mga barko ng China sa nasasakupan ng Kalayaan Island. Gusto malaman ng Sangguniang Panlawigan kung ano na nga ba ang kalagayan ng nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bagamat sa committee lang nila kakusapin ng WESCOM ay nais ng mga bukal na alamin ang tunay na kinalalagayan na ng sakupan ng Pilipinas, bakit nila mas lumala pa ang pagiging kawalang respeto ng China sa Pilipinas sa kabila ng napakarami ng diplomatic protest na itinadala sa mga opisyal ng China. Kahit wala umanong plano, di naman titigil o tumitigil sa kakapadala ng resolusyon ng Sangguniang Panlawigan na naglalaman ng paggunida sa hayagang pagbaliwala naman ito sa authority ng Pilipinas. Lalo pa nga nag-display pa ng warship ng Chinese sa West Philippine Sea sa halip na umatras at umalis sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Romel Luzares para sa DWPR, ang una sa puso ng mga palawag. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat kasamang Romel Luzares. Sa ibang balita naman, City Disaster Risk Reduction Management Office pinangunahan ang Earthquake Drill Orientation. Ang detalye ng balita, hatid ni Ruth Rodriguez. Pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang Earthquake Drill Orientation na isinagawa by Zoom at Facebook Live coverage kahapon. Ang online Earthquake Drill Orientation ay preparasyon para sa mangyaring 2023 first quarter nationwide simultaneous earthquake drill na gagawin sa March 9 alas 2 ng hapon. Humigit kumulang 80 partisipante ang nakiisa sa orientation. Kasama dito ang 66 barangay guys ng lungsod, Tau West, Philippine Air Force, Philippine Maritime Group at ibang private partners. Tinalakay ni Bureau of Fire Protection Chief Rescue Unit and Team Supervisor SFO1 Ruel Tabang ang tungkol sa geographical hazard, earthquake preparedness and impact reduction at phases of earthquake drills. Para mas lalong maintindihan ng mga partisipante ang paksa sa orientation, nagkaroon ng question and answer at open forum. Sabi ni CDRRMO Chief Earl Timbangkaya, inaasahan na magiging matagumpay at may-apply ng mga partisipante ang mga natutunan sa orientation sa isasagawang nationwide earthquake drill sa March 9. Sa araw ng nationwide simultaneous earthquake drill ay may mga CDRRMO personnel na bibisita sa mga barangay upang saksihan ang partisipasyon ng bawat barangay sa lungsod. Ruth Rodriguez para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat kasamang Ruth Rodriguez. Sa ibang balita pa, Philippine Coast Guard, wala pa rin matukoy na crash site hanggang ngayon sa bawagsak na Yellow Beach Chopper. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Hanggang ngayon ay bigo pa rin ang Philippine Coast Guard na matukoy ang pinaka-crash site o crash area ng bumagsak na Yellow Beach Chopper matapos ang 7 araw na patuloy na ginagawang search and rescue operation. Sabi ni Philippine Coast Guard Palawan District Commander Dennis Labay, basta nasa karagatang sakop ng Lumbukan malapit sa Bugsok Island, nawala sa GPS ang Yellow Beach Chopper dahil ang lalim ng dagat doon ay nasa 120 meters kaya hindi kayang abutin na ng mga divers ang kailaliman ng dagat para makita ang eksaktong kinaroonan ng bumagsak na Pamas Chopper. Hanggat hindi umano nila nakita ang eksaktong lugar kung saan bumagsak ang chopper ay mananatili sa search and rescue operation ng status ng patuloy na paghahanap doon. Malawak na rin umano ang nagalugad ng Coast Guard at barko ng Philippine Navy at iba pang kasama sa paghahanap of pero wala pa rin silang makita na kahit anong palatandaan. Kahapon nga ay nagtanong-tanong na sila sa lahat ng mga mangisdang nadadanan at nakikita para baka sakaling may nakitang mga parte ng chopper o ano pa man ang mga ito na magiging lead ng search team. Pero wala umanong maibigay na impormasyon ang mga mangisda. Wala pang sinabi si Captain Labay kung hanggang kailan sila mananatili sa ginagawang paghahanap
Bukod pa sa hindi umano nakipag-ugnayan ang pamunuan ng PAMA sa kanila, tuloy pa rin daw ang paghahanap pa hanggang walang utos na itinitigil at sana daw ay makita nito sa mga susunod na araw. Romulo Sares para sa DOPR, ang una sa puso ng mga palaway niya. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita, posibleng pag-abot ng oil spill sa karagatan ng Palawan, pinaghahandaan na ng PDRMO. Ang detalye ng balita, hatid ni Ruth Rodriguez. Balita Uno with DYPR. Ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung sakaling umabot sa karagatan ng Palawan ng oil spill mula sa Oriental Mindoro. Nagsagawa ng emergency meeting noong Lunes ang ilang tanggapan ng pamalang panlalawigan kasama ang mga katuwang na ahensya upang pag-usapan ang mga gagawing paghahanda kung sakaling umabot sa lalawigan ang oil spill. Bago ang pagpupulong, nauna nang nagsagawa ng aerial survey ang Tactical Operations Wing West at Philippine Coast Guard sa karagatang sakop ng munisipyo ng Cuyo, Agutaya at Magsaysay dahil sa napaulat na oil spill doon, pero wala namang nakitang oil spill ang mga otoridad. Ayon sa Coast Guard District Palawan Commander Dennis Rem Labay, sa ngayon ay wala pang nakikitang maaring maging problema ng oil spill dito sa Palawan, pero sakaling makarating ito sa karagatang sakop ng lalawigan ay handa na at nakalatag na rin ang kanilang District Oil Spill Contingency Plan. Ruth Rodriguez para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat kasamang Ruth Rodriguez. Ang ibang detalye ng balita, abangan sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari, sa March 18 na ang election para sa Board of Director ng District 2 na binubuo ng Barangay Mandaragat, San Miguel, San Pedro, San Manuel at San Jose ng Puerto Princesa City. Para malaman kung saang presinto kayo nabibilang, punta na sa inyong mga barangay hall, sa City Hall o opisina ng Paleco at hanapin ang inyong pangalan sa listahang nakapaskil. May kita rin ito sa official Facebook page ng Paleco sa www.facebook.com/palawanelectriccoop. Ang inclusion at exclusion period ng listahan ng mga botante ay mula February 26 hanggang March 8. Magkita-kita po tayo sa March 18. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng Himpilang ito. Balita Uno with DYPR. Sa pagpapatuloy ng ating balita, Bishop Socrates, misyona nagsagawa ng misa sa barikada sa Brooks Point. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Ruth Rodriguez. Balita Uno with DYPR.
Nagsagawa ng misa kahapon ng umaga si Bishop Socrates Missiona sa ikalawang pagbisita nito sa isinasagawang barikada ng mga katutubo, magsasaka at mangingisda na tumututol sa pagmimina ng Ipila Nickel Corporation sa bayan ng Brooks Point na walang mayor's permit. Dumalo sa misa si Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano at 10 mga pari mula sa iba't ibang parokya. Ayon kay Bishop Missiona, ang mga lingkod ng Diyos na tulad niya ay tinuturing ng mga pastol at ang mga mamamayan ay tulad ng tupa kaya't kung nasaan daw. Ang mga tupa ay naroon din ang mga pastol para alalayan at gabayan. Ayon pa kay Missiona, ang tunay na kalaban ng tao ay ang pagkaganit sa pera at ang pagkasira ng kalikasan ay kasalanan ng sa lumikha nito. Hinikayat ni Bishop Missiona ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag at magtulungan para pangalagaan ang kalikasan. Ruth Rodriguez para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawin. Balita Uno with DYPR Police Report. At para sa ating police report, rank number 3 most wanted sa provincial level dahil sa kasong murder, arestado sa Rojas, Palawan. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Police Report. Naharap sa kasong murder ang wanted suspect na si Eric John Manzano Bungay. 25 anyos, Mason Carpenter, na residente ng Barangay 1, Rojas, Palawan. Walang nirekomenda na piyansa ang kortes para sa pansamantala nitong kalayaan. Na-arrest ang suspect ng Rojas Police at iba pang otoridad na kasama sa pag-aresto. Sa bisa ng warrant of arrest na binaba ni Judge Analia Chungson Mendoza, Regional Trial Court, Branch 164 ng Rojas, Palawan. Ramel Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawin. Police Reports. Maraming salamat kasama ang Romy Luzares. Sa ibang balita pa, pamahalaga ang panlalawigan ng Palawan, naghahanda na para sa commemorative play ng Dakilang Sugo. Ang detalye ng balita, hatid ni Ruth Rodriguez. Balita Uno with DYPR. Naghahanda na ang pamalang panlalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng Culture and Arts Program na pinapangasiwaan ni Program Manager Cesar Sammy Magbanwa sa isasagawang commemorative play na ang Dakilang Sugo, ang pagtalima ni San Ezekiel Moreno sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Palawan, at ang play ay gaganapin sa March 10. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng 151st anibersaryo ng unang misa sa Puerto Princesa. Ang magtatanghal ay kinabibilangan ng Palawan Dance Ensembles mula sa Pamalang Panlalawigan kasama ang Banwa Dance and Arts, Palawan State University, Sining Palawan Dance Troupe, Palawan Polytechnic College Incorporated, Perlas ng Silanganan Dance Troupe, Holy Trinity University, Palawan National School, Puerto Princesa City National Science High School, San Miguel National High School, Tagburos National High School at Loreto Santos Lanzana Central School. Ang commemorative play ay handog sa mamamayang Palawenyo ng Apostolic Vicariate ng Puerto Princesa at Apostolic Vicariate ng Taytay, katuwang ang pamalang panlalawigan ng Palawan at pamalang panlungsod ng Puerto Princesa sa pagdiriwang na 400 taon ng Kristyanismo sa Palawan. Inaanyayahan ang pamalang panlalawigan at ng bumubuo ng Palawan Kristyanismo 400 years ang lahat ng Kristiyanong Palawenyo na makiisa sa mga aktibidad sa pagdiriwang ng unang misa sa Puerto Princesa na magsisimula o nagsimula noong March 1 hanggang sa mismong araw ng selebrasyon sa March 10, 2023. Ruth Rodriguez para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat kasamang Ruth Rodriguez, ang balitang showbiz at good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng scholar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila.
Ang City Nickel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. Showbiz Balita. At para sa ating Showbiz Balita, Chris Lawrence spotted sa Brooks Point. Ang ating Showbiz Balita, hatid ng ating Showbiz Insider, Joel Contrivida. Showbiz Balita. Nasa Brooks Point ang R&B singer na si Chris Lawrence nitong nakaraang weekend. Naging panauhin ng singer para sa gift-giving activity ng lokal na pamahalaan sa Municipal Jail. At guest din siya sa alumni homecoming ng Brooks Point Christian School. Sa social media post ng aktor, sinabi nitong na in love na siya sa Brooks Point. At pagbabalik niya ito buhat nang mag-perform siya noong December lang para sa Christmas event ng LGU. Abala pa rin ang aktor sa kaliwat ka ng show here and abroad. Matanda ang si Chris Lawrence at Katrina Halili na El Nido ay dating magkarelasyon at may anak sila. Joel Contrivida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita, balitang good vibes. At para sa ating balitang good vibes ngayong umaga. Most shared ngayon online ang post ng photographer at videographer na si Jesse Sereno. Kuha niya ito sa isang lugar sa barangay Bangkaw-Bangkaw, partikular sa mga papuntang Camela o Jacana. Nakakamangha kasi ang kuha ng mga larawan, tila mga location sa mga English movies, mala Secret Garden at Into the Woods ang peg. Sabi ni Jesse, madalas niya lang nadadaanan ang nasabing lugar hanggang sa naisipan niyang kunan ito ng litrato. Ngunit ayaw na niyang i-reveal pa ang eksaktong location para na rin sa proteksyon at preserbasyon ng nasabing lugar. Nasa mahigit 400 na ang shares ng nasabing mga pictures at marami pa rin ang gandang ganda dito. Balitang Good Vibes. Ulat Panahon. Sa ating ulat panahon, midweek na ng Linggo at tanging amihan ang namamayaning panahon. Ngunit ayon sa PAGASA ay hihina si amihan ngayong araw, kung kaya ramdam ang mainit na klima. Babalik din ang lakas ito sa Huwebes.
Generally, fair weather ang Palawan ngayong araw. May pulo-pulong pag-ulan ang asahan sa Timog Palawan, dulot ng localized thunderstorm. Ayon sa The Weather Company, ang pag-ulan ay maranasan mula sa paglubog ng araw at tutuloy ito hanggang gabi. May gale warning pa rin ang silangang baybayin ng Palawan, partikular sa Cuyo na posibleng lagpas 1 metro ang taas ng alon. Sumikat ang araw 6:16 ngayong umaga at lulubog ito ng 6:16 mamayang gabi. Ulat panahon. Yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong umaga hanggang mamayang tanghali alas 12:30 hanggang aluna ng hapon. Dito lang walang iba kundi sa Balita Uno with DYPR 95.1 FM. Ako po si Nico Mendoza Tan. Mga balitang dapat mong malaman, mga isyung dapat pag-usapan, iisa-isahin natin yan kawan. Sa Balita Uno, Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenja, alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 FM.